Nandito po kami at nais namin ibahagi ang mga kabutihan ng Panginoon at lalong-lalo na sa aking mga kapatiran na nandito. And I'm excited to share about what God did to their lives and kung anong mga ginawa ng Panginoon. Miracles, answered prayer, lahat-lahat. Please click and subscribe. 27. Tama. Ito ang pagkilala ko nga pala ng aking mga kapatiran na nandito. Ito ay si Ellie. Siya nagsisilbing isang gitarista ng aming simbahan dito sa CFC. At ito naman si Tina. Tina, wave to the camera. And ito naman yung nagsusong lead naman siya sa simbahan. At ganoon din naman si Iris. Kabilang din siya sa mga worship team. At ako, si Rizal. Ako nag-worship team sa... Nag-worship siya, ako sa Panginoon. Nag-preach din yan. Nag-share ng Panginoon. 37. So. Yeah. The table is open. The table is open for you, ladies. Oo nga, kasi break muna sa mga ano, sa mga pakikimarites. Ito muna, magmarites tayo sa Panginoon naman, na ang Panginoon ang ating topic ngayon, siya ang ating pag-uusapan, di ba? Yes. Kasi mas na-glorify natin ang Lord eh, pag siya ang itinataas natin eh. Kumbaga, bida ang Panginoon dito. Ang topic ngayon is ang Lord ang bida. Mm-hmm. Siya ang bida sa lahat ng kabutihan niya. Naranasan. Grabe ang mga pagkilos ng Panginoon sa aming buhay. Na minsan sa aming buhay, nasa end na talaga kami, pero parang nag-turn. Parang may time sa aming buhay na parang end na talaga, na parang wala nang pag-asa. Pero pagdating sa Panginoon, mayroon pa rin pag-asa. So, yan ang aming ibabahagi sa inyo, sa bawat isa sa aming buhay, na grabe ang mga ginawa ng Panginoon sa aming buhay. Usapang hindi lang miracle. Hindi lang yung mga simpleng, you know, mga nangyayari. Although, of course, part na yung mga success. Sa dami ng, honestly, napakaraming biyaya ng Panginoon. Napakaraming. Countless ang blessing ng Lord eh. Kung isa-isa mo, hindi kayo. So, ako ang verse ko ay ano, Jeremiah 29:11. Yeah. Yun. Yan. The plans to prosper you. May plan talaga si Lord para sa akin. Yung miracle ko, yung kung paano ako naging Christian. Kasi talagang, ika nga eh, sa pamilya namin eh, kung anong mong religion eh, dyan ka na rin mamamatay, di ba? Ganon. Ano din naman kami, deboto rin kami. So talagang mag-isa lang ako dito, nag-struggle ako na makuha yung family. Oy, witness ako dyan si Sam. Dami kami witness. Nag-struggle witness ako sa ano, yung bunso ko, two years old ko nung iniwanan. So, hindi ko makakalimutan ang abutang kita ng invitation cards. Yes, sa Subway. Alam mo yan, si Ellie at saka si Tina. Pumunta ka sa church. Talagang iwas ako. Iwas talaga ako. Sabi ko, ako lang yung may trabaho ng Sunday. Talagang, ang dami ng invitation sa akin ni Lord. Talagang iwas ako, ha. Hindi ko talaga, dahil, syempre, nag-online mas ako sa internet. Sabi ko, pahirap yung sitwasyon ko dito sa Canada. Naggaling ako ng PEI. Dalawang beses ko in-apply yung asawa ko, spousal, bagsak pareho. In-apply ko silang lahat dahil gusto ko na silang makuha.
insufficient fund dahil hindi daw na hindi ko daw mabubuhay yung mga anak ko nang ako lang yung magtatrabaho. So kailangan ang asawa ko i-apply ko. Ay dalawang beses ko nang in-apply ay bagsak nga, hindi ko at so tapos nung mga panahon yun nawala na ako ng work permit sa PEI, lipat ako dito sa New Glasgow. Iyak ako na iyak na sabi ko hindi pa ako pwedeng umuwi, hindi pa ako pwedeng umuwi. O yun, tapos yan, si Sis Tina, si Sis Ellie, katrabaho sa Subway, binigyan nila ako ng card ng CFC na ano, na ano daw, pumunta na sa Subway. Ako lagi ako may trabaho ng Sunday eh. Talaga, iwas ako ng iwas talaga. Tapos yung ano, nag-online mas ako ng Sunday pagka off ako, may mga preaching na lumalabas, di ba? Pag may mga preaching, may mga worship song. Ngayon, nagpatugtog ako ng worship song, Mighty to Save. Ang una kong worship song na, ay, iiyak na iyak ako. Sabi ko, ala, sabi, ano to? Sabi ko, bakit naiyak ako? Sa worship yung pag naiyak lang naman ako, pag namimiss ko yung mga anak ko, pag homesick na homesick ako, sabi ko, bakit ako naiyak? Yun, doon ako nagtanong. Na, sabi ko, bakit there's something wrong? Sabi ko, ganun. Yun, tapos is Angel. Which is something right. May something wrong sa akin na basta may hinahanap ako. May hinahanap ako talaga. Nangungusap na ang nangungusap sa sa'yo. Oh, tapos si Angel, nung time na yun, nag-church na sa atin. Si tinanong ko siya, sabi ko, saan ka nag-church, sis? Sabi, ay gusto mo sumama? Para excited siya na isama ako doon sa church. Sa nung ano. Di sumama naman nga ako. Grabe, pag akyat ko ng CFC, grabe ang kilabot ko talaga. Grabe, tapos all service na, iyak talaga ako. Hiyak-hiyak ako. Kasi, alam mo yung, sa misa naman, hindi naman ako naiyak. Alam mo yung, ano talaga, iyak na iyak ako. Dahil, sabi ko, bakit ba ako naiyak? Tinatanong ko talaga, bakit ako naiyak? Iyak na iyak ako. Hindi pa lang kung bakit. Sabi ko sa, ito na yata yung church ko, parang gano'n. Sabi ko, ramdam ko yung welcoming, ano ba, ng atmosphere ng church, ni Pastor Bruce, na that time. Tapos, hindi ko, basta ramdam ko, nakapikit ako, dahil naiyak nga ako, nakatungo, hindi ko, ano, basta, ganun, may gumanon sa ulo ko, alam ko si Pastor Bruce yun. Ganun, lalo na lang ako umiyak. Basta buong service nun talaga, umiyak ako talaga. Tapos, nung mga ano, sa dream nagpakita sa akin na ano na, yung alam mo yun sa jeep na magkatapat kami, na ang inaano ko si Jesus Christ talaga siya. Na sinasabi niya sa akin, follow me. Sabi ko, ano, sa talagang ano ko, ang linaw-linaw. Tapos yung mangungumpisal daw ako. Nung ako na daw ang tatawagin ng para, isinarado. Sinarado yung ano na tapos na daw ang kumpisalan. Parang nagpaano sa akin na bakit ka mumpisal doon, eh tao yun. Pwede ka naman humingi ng patawad ng direkta sa Panginoon. Yun talaga yung ano. Tapos yun, nag-ano na ako. Pero hindi na ako bumalik doon sa ano. Nag-church ako lagi. Tapos yun, na ano na yung Holy Spirit ko, na ang dami ko pala bumali. Tapos sunod-sunod na yung miracle ko. Nakuha ko na yung mga, ang asawa ko, nakuha ko na. Na talagang parang sumuot din sa butas ng karayom bago ko nakuha. Tapos yung mga anak ko, 4 months ko lang in-apply yun. Nakuha ko na rin. Tapos si Ivan na alam mo yun, siya na lang yung mag-isa sa Pilipinas. Na kaya ko hindi siya nakuha dahil ang ano ng government, 22 years old. Ang age requirement. Ang age requirement noon ay 18 ang requirements na, ay 22 na siya. Parang 21 up to 22 na siya. So, ang hirap ko na siyang i-apply. Grabe, the next year, binago ng gobyerno, naging 22. Dali-dali ko siyang in-apply. 4 months din, pasok ang papel niya. Kaya sabi ko, and now, nandito na sila lahat. Tapos citizen na kami. Wala na. May passport na rin kami. Kumbaga sabi ko nga sa mga anak ko at sa asawa ko, mission accomplished na ako. Natapos, nandito na kayong lahat. Diba? Sa pamilya mo. Sa pamilya ko. Pero ang Lord yun. Diba? Maraming kumbaga naman ako kasi nakikita ko yung mga anak ko nagsaserve kay Lord. Kanina nga si Kambal nag-worship
Nag-worship lead sa Fusion. Mm-hmm. Labi ni Joanna. Mm-hmm. Si Aina, si Ada, nag-worship na yung mga yan. Kaya lang, mag-aral, parang umano. Si Ivan din. So, hopefully, yung asawa ko, eh, malapit na rin. Malapit na rin. Alam ko naman na, eventually. Amen. Pero ang hirap. Ang hirap maging Christian. Talagang lalo't hasa. Pero masaya. Yeah, pero masaya. Masaya ang pakiramdam. Meron so, siyang hirap, hirap masaya. May joy. May joy ka. Oh, yeah, tama. May joy. Tapos, basta, parang on my point of view lang, kapatid, ano, pagka ikaw ay unbeliever, parang mahirap din eh. Mas mahirap. Mas mahirap. Pagka ikaw, Juan, pag ikaw ay believer, mahirap. Pero, alam mo, alam mo yung choice mong maging masaya kahit mahirap dahil sa Lord. Maybe yeah. Kaya nga sabi ko, grabe. Being happy sa choice. Enjoy lang. Para nung may ganito palang pakiramdam na hindi mo naramdaman sa iba na yes. Sabi ko, grabe. Meron joy pala, unspeakable nga ka. Kaya, joy unspeakable. Kaya sabi ko, tsaka talagang dito ako kinakausap eh. Ang dami mga mera kayo sa tatay ko. Ang dami talagang ano. At saka minsan yung struggle mo sa buhay, yung ano mo parang, halimbawa may struggle ka, tapos ayoko mag-church ngayon, hindi ko kaya kumarap kay Lord. Di ba minsan may ganun tayo? Yes. Tapos pag, hindi, mag-church ka rin, ang preaching ni Pasto, patungkol sa iyo. Grabe talaga sa iyo. hindi yung patungkol sa iyo. Nangungusap ang Panginoon sa iyo. Sabi ko, grabe ka naman, Lord, talaga tinamaan ako na sa buhay. Grabe, alam mo ba? Ikaw lang. Kaya nga sabi ko, hindi ka nag-iisa. Sabi ko, ang galing-galing talaga, Lord. Parang ano, sabi ko, ang galing-galing talaga. Sabi ko nga, ay, Sister Risa, grabe talaga, sis. Alam ko pa yung tumawag ganun eh, na panghawakan ko yung 1% na yan, yung 99. Oh, yung 1%. Sa mustard seed. Oh, sa mustard seed yun. Mustard seed na yan. Yung ano yung... Pag-uwi mo yan sa Pilipinas. Yung pag-uwi ko sa Pilipinas, na yung ang tatay ko yung may sakit, na nag-a-apply ako ng compassionate care. Hindi daw ako pwede kasi outside the country daw yung father ko. Sabi ko, di parang uwi na lang ako na walang sweldo, eh, paano naman yung mga anak ko? Hindi naman po pwedeng wala. Then, alam niyo naman, tuition sa Pilipinas, ganyan. Magastusin sa Pilipinas. Grabe! Mga malalaking relatives talaga yung sa'yo. Tapos sabi ko, wala na. Talagang sabi ko, 1% na lang pinangahawakan ko para ano. Tapos nag-email sa akin, papunta na kami ng airport, na-approve daw yung ano ko, yung... Compassionate yung care. Compassionate care ko. Sabi ko, grabe talaga si Lord. Tapos, nasundan ko yung compassionate care. Nagamit ko din. Mo kay inay ko. Ako din, sa mama ko din. Kaya nga sabi ko, grabe. Ako na kaya nga sinasabi ng isan, alam mo, sinasabi natin, kasi, minsan ang pagkakamali natin, imposible naman ito. Oo, sa atin imposible. Pero sa Panginoon na pinaniniwala natin, walang imposible. Kasi sabi nga, di ba, gustong-gusto ko yung, ano, yung kanta na, let my faith be my unbelief. Yung parang ganun. Mm-hmm. Yung unbelief, let turn it into faith. Mm-hmm. Minsan nga, pag-isipin mo nga na pag siya ang Diyos ng lahat ng mga imposible, Lord, malaki ka naman talaga na Diyos. Kumbaga, hingin ko na yung lahat ng imposible, di ba? Yung alam mo talagang imposible. Kasi parang kasi sa akin, parang na-underestimate mo ang kakayahan ng Panginoon. Pag alam mo yun, pag ito lang kaya mong ano, hingin sa Panginoon, kaya lakihan ko na. Sabi ko, lahat ng imposible, Lord, anuhin ko na. Hingin ko na yung lahat ng imposible. At saka ramdam mo talaga na kinakausap ka ni Lord. Halimbawa sa akin, siyempre, bago akong Christian, di. Siyempre, pagka ano... Andun yung sensitive ka, very sensitive ka. Lahat ng ano, may problema, kung gusto nyo magpa-pray, pumunta kayo sa unahan. Grabe, iyak-iyak nga, punta ka sa unahan. May nag-aano sa akin na, punta ka sa unahan, magpa-pray. Ayoko. Itulak ka na. Hindi talaga, hindi
ba? Alam mo yun, meron isang nahihiya, ayoko. Kasi yung flesh mo, yung tsaka flesh, yung Holy Spirit na nagpupush sa'yo. Sige na, bumunta ka sa unahan. Hala, nung talaga nag-i-struggling pa ako na makuha ko yung mga anak ko. Hala, nung matuto na ako pumunta sa unahan, lagi na ako na nangunguna pa. Meron na lang ako hihingiing miracle. Punta na ako. Oo, talaga. Hindi talaga yung sa... Ako din. Pero talaga, nagtatalo ko. Ayun po. Flesh kasi. Oo, pero wala po. Pero talaga, pipilitin ka. Sige na, pumunta ka sa unahan. Parang may nagaano sa'yo na pumunta ka sa unahan. Magpa-break ka. Kailangan mo yan. Mas powerful. Oo, di ba kasi? Nasa corporate prayer. Kung familiar kayo dun sa kay Naaman sa Old Testament, di ba sabi ni Elijah sa kanya, pumunta ka dun sa... Ah, para mag-wash na. Para umaling siya. Kasi sabi niya, di ba? Bakit siya pumunta? Kasi nga, tubig na ano, king siya. Ang dami-dami naman, dito na malinis. Bakit? King siya. Doon pa ako, ayoko. Sabi niya kaya, di ba pinaalalahanan siya nung ano niya, yung kanyang... yung batang babae na. Eh, sabi niya, hindi naman mahirap yung pinagagawa sa'yo, nandito ka na, gawin mo na lang. Kasi minsan, ang simple-simple ng pinagagawa sa atin ng Panginoon, pero yung flesh, nagre-resist, di ba? Kaya minsan yung blessing, nahaharap. Kasi ang, tinan mo, kung yung sinaaman, hindi siya nag-deep dun sa ilog, hindi niya matatanggap yung, yung blessing. Kasi, alam mo, nagre-resist siya eh. Ano ba yan? Pride. Oo. Pride. Pagagalingin mo rin lang ako, bakit kailangan ko pang maglublog dun, tsaka dun pa sa pinakamaruming ilog, hindi pa rin sa ano. So, yun yung minsan nagiging katitisuran. Alam mo, yun yung tayo natitisod tayo sa mga bagay na, kasi we're in the flesh na, nagre-resist yung flesh natin na.